Karamihan mas kilala ang mga bis na may panusok, bilugan at may katabaan tulad ng isang sikat na kainan dito sa Pilipinas. Ito ang Apis mellifera o European bis, imported mula sa Europa. Sa Pilipinas, meron din tayong native na bis. Ito ay maliit at walang panusok, ang mga stingless bees. Tulad ng iba't ibang klase ng bubuyog, mahalaga ang papel nila sa ating kalikasan. Sila ang mga pangunahing pollinator para mamulaklak ang sarit-saring punot halaman. At ang kanilang produkto tulad ng pulot, pollen, cerumen, wax ay mataas ang demand at malaking potensyal para pagkakitaan. Yan, welcome back po sa Agri sa Agri. It's been a while. Shout out po sa ating mga viewers. Marami po tayong mga viewers sa Luzon, Visayas, Mindanao, particularly sa Davao, sa Iloilo, sa Negros. Maraming salamat po. Pakita na lang natin ang inyong mga pangalan dyan sa mga inyong comments. Maraming salamat po sa ating pagbabalik. At ngayon, nandito tayo sa Nagcarlan, sa Barangay Talangan. Barangay Talangan, at kasama natin si Hypee. At ang kanyang buong pangalan ay si John Patrick Maliwat. Hypee, so ano bang meron ngayon dito? Nandito tayo ngayon sa aking mini bee farm. Mini bee farm, yan. Ang gagawin natin ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang ating mga alagang bubuyog. Yan. Nakakilala ka naman ng mga bubuyog? Nakakilala na akong isa kay Sir Joel Rivera sa Lipa City, ang Apis mellifera. So ngayon, ang papakilala ko naman sa iyo is stingless bee. At kung tawagin sa Tagalog ay lukot. Lukot, stingless bee. At ito ang iyong... Ayan ang kanyang honey. Ang pulot ng stingless bee ay isa sa mamahaling pulot. Itinuturing itong nakakapagpagaling at maraming magandang benepisyo sa kalusugan. Kaya naman napakataas ng demand nito online, lalo ngayong pandemya, dahil nakakapag-boost ito ng immune system. Pag may nag-post, may na agad yan, sold out. Bago kayo bumili, papakita natin kung gaano ka legit ang mga process, at ito ay talagang masasabing organic. Organic honey. At nandito sa ikanyang bakuran. So far, ang iyong lukot na colony dito, how many? Dito sa location na to, nasa 60 to 70. 60 to 70? Pero meron akong 4 location na yung 200 nakadivide sa 4 location. So iba-ibang location na dadayuhin din natin yung siguro. Oo, minsan. Punta natin. Saka yung aking Apis mellifera, meron din tayo. Lima. Wow. Lima naman yun. Galing. Kaya naman marami nang nag-imbitang mga eskwelahan kay Hypee na magsalita at maghikayat sa mga kabataan na magnegosyo at magkaroon ng interes sa farming. Partikular sa pagbubuyog, nagawaran din siya ng Young Entrepreneur Award. Sa edad na 27 anyos, patuloy na umuunlad ang kanyang negosyo at nakapagpundar ng kanyang sariling mini farm. Talagang isang magandang ehemplo sa mga kabataan. Huwag na natin patagalin. Oo, umpisahan na natin. Sir, pero bago ang lahat, kailangan natin ng PPE. PPE? Oo, ano para pang-protekta natin sa mga bubuyog at pang-protekta din sa kanila para hindi sila mamatay. Alright, sige. So, bibis na tayo. Bibis na muna tayo. 1, 2, 3. Yon. Galing. Ayos. Thank you so much. First time kong makasuot ng ganito. Na parang astronaut. Oo, parang astronaut, no? Tawag din is bisuit. Bisuit. So, ang importance nito para hindi tayo lapit na bubuyog, makasumuot sa tenga or sa mata, at para maprotektahan din naman natin sa kanila, hindi sila mamatay. Pag nakabisuit ka parang bumabapo. Kaya dapat lagi ako nakabisuit. Ako ba pogi din? Oo naman. Hindi mo makita Ano ang ating proseso ngayon na gagawin? Ngayon, ang kailangan natin is smoker at hive tool. Ito yung smoker, ginagamit natin to para yung mga bubuyog is pansamantala natin siyang mapaalis upang hindi tayo puntahan. At ito namang hive tool, ito yung pambukas natin ng hive para makita natin ang loob. Yeah, kasi may mga nakadikit. Ano ba ang tawag doon sa pag... Propolis. Mga propolis. Yan yung propolis nila. Yun ay galing sa dagta ng puno. Yung propolis nila. Pang protection nila. Yun ang pinagsisild nila. Para hindi pasukin ng mga predators. Pakita na natin, sir. Tara na. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, i-smoke na natin siya para pansamantala natin mapalayas ang bubuyog. Yung usok niyan, anong klaseng... Bunot. Bunot lang ngayon. Tapos tatanggalin na natin to. Yan. So yan guys, nakikita nyo, puno na siya ng pollen. Ang dami ah. So itong nakikita nyo dito na medyo brown, yan ang pollen.
Tapos dito, ito yung part ng honey niya. So ito, nakikita natin, no? Ano-anong pwede mong maging produkto dito? Dito, itong propolis. Hmm. Anong gamit ng propolis? Ang propolis tincture, kapag naging product mo siya, pwede mo siya sa sore throat, sa sakit ng ngipin, sa high blood, yon. Alcohol? Oo. Alcohol din, no? Pwedeng lambanog. Oo, Ihahalo mo siya. Oo. Tapos ito namang bee pollen, ginagamit siya bilang natural energy booster. Kakainin mo? Mm-mm. Itong honey. Yung honey. Siyempre, siya ang pinaka-famous na product ng bee. Ang honey. So, bubukahan ko? Oo. I-smoke mo lang siya ng ganyan. Tapos, kukusan sila lalabas. Tapos, dadalhin na natin siya dun sa Yan. So, anong ginagamit natin tools at paano yung proseso mangyayari? So, ang ginagamit natin tools ngayon is wood na pang-prepress natin ng honey. At also, ito muna ang ginamit natin, ang bowl. So, itong honey nito, meron din siyang kasamang pollen. Dahil ang laman po ng hive is honey and pollen. So, pag-press natin, nadadamay na po yung pollen. When you start this business, bibili ka ng isang colony, ang puhunan mo is 3,500 sa isang colony. 3,500. Plus, ano-ano ang iyong mga investment pa. Ang kailangan mo is bisut, hive tool, saka smoker. Yun lang. Saka at syempre, box. Pwesto. Saka pwesto. Pwede naman siya ng backyard lang. Backyard. Itong box na ito, how much? Ang box, kapag bibili ka sa amin, is 250. 250 pesos. Uh-oh. So, in total, roughly, kasama mga suit, yung hype tool. Siguro 5,000. 5,000 pesos. Meron ka na isang colony. Uh-oh. Na meron ka na rin gears na ganito. Hindi ka makakagat basta-basta. Ano ang pinaka kailangan mong gawin pag binili mo na or bago ka bumili? Kailangan mag-seminar ka muna kasi hindi rin naman ganun kabilis mag-alaga ng bubuyog, although hindi siya ganun ka-maintenance, pero kailangan mong patutunan yung step by step ng pag-aalaga. Mm-hmm. Ano ang possible mortality ng pag-aalaga? Pagka nabasa siya ng ulan. Kailangan meron talaga siyang shelter. May shed siya. From top 5,000 pesos, after a year, yung 5,000 pesos mo, pag nag-harvest ka, will return. Meron ka ng return profit of investment. Kasi pag na-split mo siya, madodoble mo na siya. So, na-equal mo na yung colony mo. Mm-hmm. Meron ka pang harvest na honey. Tumubo ka na noon. Oo, sa'yo na yun, nadoble na. Pero yung honey naman at ma-harvest mo for personal consumption lang dahil hindi pa ganun kadami. So, ang kailangan natin mangyari is magkaroon ng colony propagation sa starting. Magpaparami ka. Magpaparami muna. Ilan ang colony na kailangan mong paramihin, no? Para masabi mong ikaw ay pwede nang magka-profit talaga? Pwede ka na mag-start ng 10 to 20 colonies . Tapos, mag-split ka yearly, tapos pwede mo siya ibenta. Bebenta mo na lang yung colonies. Pwede ganun. Pwede na kasi duplicate na siya. Duplicate mo na. So, yung 10 colony, pag hindi mo binenta, marami-rami ka na rin maka-harvest na. Yun na yung gusto, kung gusto mo magkaroon ng honey production sa stingless bees. Para sa mga gusto nating na ma-inspire dyan, sa case mo, ilang years ka nang nag-aalaga? Ako, 3 taon na ako nag-aalaga ng stingless bees. Okay. Ang alaga ako na is nasa 200. 200? Stingless bees. From how many ka nag-start? 30. 30 agad? Oo. Aba, may malaki-laki investment, no? 30. Sa stingless pa lang? Sa stingless pa lang. Oo. Tapos, habang tumatagal kumikita, nagdadagdag din ako nang nagdadagdag. Kaya ang bilis ko umabot sa 200 colonies. Mm-hmm. And ano na ang naging naibigay sa'yo? Na ipundar mo sa pagbininegosyo na ito? Actually, nakabili tayo ng lupa para sa expansion ng farm site. In 3 years time, nakabili ka na agad. Mm-hmm. You are how young ngayon? 27. Yun, 27 years old po. Nakapagpundar, nakabili ng lupa para i-expand ang kanyang bee business, honeybee production. Mm-hmm. At in 3 years time, starting from a hobby, ay nakabili ng hundred square meters na lupa para ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Mm, ayan. Tama. Ang galing.
Meron ka bang mga kamag-anak na gusto mo i-shoutout sa ibang-ibang probinsya? Shoutout ko lang yung mga kamag-anak ko sa abroad. Kasi ang Stingless B, wala siya sa abroad. So, okay, pag may umuuwi na kamag-anak namin, gusto nila matikman. Yan. So, yun. Sana pagkaka-uwi kayo at matapos ang pandemya, makabisit kayo sa farm natin. Ayun mga ka-agree, iniimbitahan ko kayo o inaanyayahan ko kayo na mag-alaga din ng bubuyog, lalong-lalo ng Stingless Bee. Kasi ang Stingless Bee ay number one pollinator ng ating mga halaman at mga punong namumulaklak. So kaya sa mga bee community, lagi na sila sabi, let's save the bees. Mm. Because saving the bees is saving humanity. Mm. Meron tayo makakain. No? Kasi pag nawala ang mga bees, wala ng pollinators, hindi na magbe-bear ng fruit ang mga puno. At 4 na taon na lang itatagal ng tao sa mundo. Ay, yun. According to Albert Einstein. Yun. So, nakakatakot pala. So, let's take care of the bees. Kaya ngayon, titikman natin. Titikman natin. Umpisahan natin. Siyempre, stingless tayo kasi yun ang dinemo natin ngayon. Ayan. So, eto. Kukunin, didiretso ka na lang ito dito. Ayan, may lumapit na ng stingless. Inaago. Amoy na. Yung amoy niya ay medyo maasim-asim. Sour. Ano, distinctive. Oo. Maasim-asim siya. Asim-asim na may pero, halong tamis. Yes. Kakaiba, no? Medyo strong pero masarap. Saka, pwede gawing suka. Oo, pwede. Sukang matamis. Ang bagay sa kanya lalo, yung sa veggie salad. Parang vinaigrette. Ganun. Parang ano na rin siya, yung parang balsamic vinegar. Ayun, pwedeng ganun, pwedeng ganun. Ito ay European bees, European no? bees, Apis mellifera. Parang may konting medicinal yung kanyang palasa. Parang konti lasang gamot, pero masarap. Ito naman ay galing sa Apis serrana. Ito yung Laiwan na native. So, pareho din siya ng stingless bee na maliliit? Ah, hindi. Mas maliit siya sa mellifera. Okay. Tapos mukha talagang honeybee. Honeybee. Kasi yung stingless bee, parang ano lang, napakaliit maliit, lang niya. Maliit talaga siya. Yan, titikman na natin. Suabe to. Medyo ma-strong yung mas, dating niya. Pagka light honey, sweet. Tapos pagka pa-dark siya ng pa-dark, magiging siya, strong. So ito pa, ito dark honey din to, pero sa pukyuta naman. Yung alam mo yung malalaking bubuyog sa yun na nga habol, yung pumapatay ng kalabaw. Oh, ganun? Oo, ganun sila. Hindi siya pwedeng alagaan kasi sobrang delikado niya. Titikman natin yung mga bubbles na ito. Iba din. Iba pag dark, no? Medyo may magkakahawig siya dito, pero slightly sweeter. Sweeter. Ito, mas strong. Strong siya na medyo wood. Kumbaga sa yun, sa mga brandy, mga whiskey, mga wooden, yung pala ito. Ito, mas sweeter siya. Pero mas gusto ko yung pagka-swabe na ito. Ito yung pollen ng stingless bee. So, titikman ko na. Masin. Ito namang honeycomb na ito. Itong honeycomb is galing din sa Brevilegula. Ito yun. Ganito siya kalaki. Ganyan naman siya. Tapos pipigain mo na lang siya. Extract mo na lang siya. Yung napanood ko kay Sir Joel, itong mismong byproduct nito, pwede mo rin gawing buwak. So, yung candle tapos yung cider din. Pwede siyang gawing honey cider yung pinagpigaan. Pwede. Tapos yung pinaka-wax, pwede mo siyang gawing candle, pwedeng lip balm, pwedeng Vicks. So far, nagpa-process ka na ba ng honey wax? Hindi pa. So ano nangyayari doon sa mga wax mo? Ay, naipon ko siya. Naipon ko muna siya kasi nag-pandemic. So sa honey pa lang, sobrang busy ko na doon pa lang. Kasi wala pa naman akong katulong. So iniipon ko na yung mga raw materials na pwede namang ipunin na hindi nasisira. So pagdating ng time na pwede na akong gumawa ng ibang byproducts, nasa akin na yung mga materials. Hindi, walang tapon, no? Walang tapon. At ito naman nasa Tupperware na ito. Yan yung kanina, sa Apis serrana. Ito? Ito? Ito ba? Oo. Pero ito is dark. Meron kasi dyang light honey na pwede mo rin tikman. Siyempre. Ito. Light honey yan. Hindi ko palalagpasin to. Pwede ba malaki-laki? Ito. Yan. Sobrang laki niyan. ito lang. Parang dark. Hindi ba yan? So iba yung pinagsama mo to? Ito. Hatiin mo na lang. Hatiin na lang natin. So ganitong kalaking tipak, susubo ko na lang. Yan. Ang sarap yan. Nguyain. Hindi nga.
Saka masarap yan, hindi yan dark eh. Mmm! Yum! Sweet na. Grabe, sarap. Sweet. Parang may baboy gum ka na rin. Yung wax, hindi ba masama sa katawan yun? Hindi, meron siyang benefits. High fiber nga yun eh. Mm. Mahirap lang siya lunukin pag sobrang dami mong medyo, kinain na. Medyo chewy siya. Kaya pagka nakain na kanya, parang pakunti-kunti lang para kaya ko lunukin. So that's it guys. Maraming salamat po. Another episode ng Agree sa Agri. At thank you so much, IP. Welcome at maraming salamat at pinasyalan mo ang ating bee farm. Yan. At kung gusto niyo pong concentrated lang po sa mga pag-aalaga ng bees, yan ang inyong pupuntahan kanyang page. Message lang po sa page, Sack and Sion Honeybee Farm. Yan. And yung YouTube channel po niya, The Millennial Beekeeper po. At yan, mapapanood niyo po yung mga videos ko doon sa pag-aalaga ng stingless bees, how to harvest and how to split the colony. So, thank you so much! Salamat po! See you till next episode. Pagyamanin natin ang kaalaman sa Agri sa Agri. Agri sa Agri.